Kumusta kaibigan? At opisyal nang inilabas ni Yamaha Philippines ang kanyang Mio Fazio, ang bagong Mio scooter sa Mio category dito sa Pilipinas. Sa panahon ngayon ay tila bumabalik ang mga classic style na motorsiklo. Andyan ang cafe racer, scrambler, tracker, bobber at classic scooter. At di maitatanggi na ang Mio Fazio ay may classic look pero may modern feature. Halina't samahan niyo ako sa motorcycle review na ito at ating kilatisin kung ito na ba ang motor na babagay sa iyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future video na aking gagawin. Ang Mio Fazio ay nauna nang naging available sa bansang Indonesia at sa kasalukuyan, ito ay mayroon ng variant na Achilles. Yun nga lang, ang dinala lang dito sa Pilipinas ay yung Disuse. Pero di na rin big deal yun dahil magiging mas mababa ang presyo nito kaysa sa Achilles. Ito ay naka 125cc, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve at air-cooled na para sa isang 125cc ay goods lang dahil ito naman ay naka fuel injection. May bore and stroke na 52.4 by 57.9mm, may maximum horsepower na 6.2 kW at 6,500 RPM at maximum torque na 9.9 Nm at 5,000 RPM. Engine oil capacity ay 0.84 liters. Transmission type, V-belt automatic frame type underbone. Ang kanya namang suspension ay telescopic fork sa harap at unit swing sa likuran. Mayroon itong gulong na 110/70x12 sa harap at 110/70x12 sa likuran. At ito ay tubeless, na alam naman natin na di basta-basta mapa-flat. Pagdating naman sa kanyang braking system, ito ay naka-hydraulic single disc brake sa harap at drum brake sa likuran, na goods na rin pagdating sa stopping power. Ito ay may sukat na habang 1,820 mm, lapad na 685 mm, at taas na 1,125 mm. At may wheelbase na 1,280mm. Ang kanyang ground clearance naman ay 135mm at may seat height na 750mm na ox din kahit sa mga lady rider. Dahil ito ay meron lamang wet weight na 95kg na siguradong magaandalhin. Di na rin nalalayo sa iba ang fuel tank capacity nito na 5.1 liter na malayo na rin ang mararating since ito ay FI pa. Pagdating naman sa mga ilaw nito, naka-LED ang kanyang headlight at bulb type naman ang kanyang taillight. At ito nga po ay may korteng oval na nagpapayunik sa looks nito. Kakaiba din ang style ng digital panel nito dahil nakapatayo ito imbes na pahiga at kamukha din ang korte ng mga ilaw nito na oval. Ito rin ay equipped with Y-Connect na kung saan ay pwede mong i-connecta ang iyong smartphone upang makita ang mga information gaya ng fuel consumption, receive maintenance recommendation, location kung saan ka huling nanggaling at marami pang iba. Mayroon din itong electric power socket para pwede ka nang mag-charge at hindi ka na mag-aalala sakaling malawbat ang phone mo. Ito ay may electric start at wala itong kick start na tila nagiging normal na sa mga motor sa panahon ngayon. Pagdating naman sa kanyang under seat compartment, ito ay may 17.8 liter capacity na goods na para sa mga basic na gamit sa pagmumotor. Mayroon pa itong lid pocket at open pocket para sa mga easy access na gamit gaya ng basahan, small bottle of water at coins. At pangmalakas ang stepboard na kayang kargahan kahit isang sakong bigas. Isa pa sa mga feature ng motor na ito na makakatulong sa pagtitipid sa gasolina ay ang SSS o Stop and Start System. Halimbawa nito ay kapag na-stuck ka sa traffic, paghinto mo ay kusa din mamamatay ang makina makalipas ang ilang segundo. At kapag pinihit mo ang throttle ay under na ito. Sa paraang ito ay maiiwasang kumonsumo ng gasolina habang nakahinto. At isa sa technology ni Yamaha ay ang Blue Core Hybrid. Gamit ang smart motor generator, kapag pinihit ang throttle mula sa pagkakahinto ay mag-a-activate for 3 seconds ang power assist na kung saan aandar ang makina ng ilang segundo gamit ang kuryente ng baterya at makalipas nun ay tsaka pa lang kukonsumo ng gasolina. Dahil sa combination ng features ng motor na ito na fuel injected, may stop and start system at Blue Core Hybrid ay mamamaximize ang tipid nito sa gasolina. Pero syempre, nasa gumagamit pa rin yan. Overall looks, ito ay naka-retro classic looking scooter na may modern technology. Para sa mahilig sa ganitong style ng motor, ay isa na ito sa mga pwede mong pagpilian. At kung ikaw ay tipong naghahanap ng stylish scooter na hitik sa feature at convenient dalhin, ay goods na ito para sa iyo kaibigan. Dahil ito ay may presyong 88,900 pesos at may tatlong kulay na pagpipilian. So hanggang dito na lang kaibigan, sana ay nakatulong ang video na ito upang magbigay ng kaunting idea tungkol sa motor na naiisip mo.
At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future video na aking gagawin. Ride safe and God bless!